as I struggle along. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is Thank you, Lord, for blessing for your blessing on me. We are family, no? Featuring Jeff and Sherry Easter, Luis family, and the Easter brothers. So wala pong pagtatagal ay mag-aaral po tayo sa salita ng ating Panginoon. Kung nakahanda na po ang ating mga Biblia, ay buksan po natin sa Zechariah. Zechariah chapter 7, verse 8 hanggang 14. Nasa Old Testament po yan, no? Zechariah chapter 7, verses 8 hanggang 14. Zechariah, Habakuk, si Panaya, Haggai, Zechariah. Or sa Tagalog po ay Zacharias, no? Kapitulo 7, bersikulo 8 hanggang 14. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Sinabi ni Yahweh kay Zacharias, sabihin mo sa kanila, pairalin ninyo ang katarungan at maging mahabagin kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga babaeng balo, ang mga ulila, mga babae taga-ibang bayan o mga mahihirap. Huwag kayong magbabalak ng masama sa inyong kapwa. Ngunit di nila ito pinakinggan, matigas ang kanilang ulo at sila'y nagbingi-bingihan. Ipinilit nila ang sariling kagustuhan at hindi dininig ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng mga propeta. Dahil dito, labis siyang nagalit sa kanila. Nang magsalita ako sa kanila, hindi nila ako pinakinggan. Kaya ganoon din ang ginawa ko nang sila naman ang magsalita sa akin, sabi pa ni Yahweh. At ipinakalat ko sila sa lahat ng panig ng daigdig, sa mga lugar na di nila dating napupuntahan. Dahil dito, napabayaan ang dating magagandang lupain na wala roon ang dating pagpaparuot pa rito. Sa umagang ito ay pag-uusapan po natin ang tinatawag na heart disease. Alam po natin na maraming mga sakit na lumalabas ngayon. Pero napakahirap po na disease ay yung tinatawag na heart disease. Hindi po yung physical heart disease. Pero yun po yung disease, no, na hindi na marunong magmahal, wala ng compassion, wala ng awa. At maging sa salita ng Panginoon na hindi na nakikinig. Yun po ang pinakatiribling karamdaman o sakit na dadapo sa isang tao. Sa physical, may solusyon pa yan. Pero sa spiritual, kahit anong doktor yan, walang solusyon. Kaya po sinabi dito, sana magkaroon kayo ng puso sa mga mahihirap, sa mga dukha, sa mga taong walang, you know, mga balo, sa walang mga anak o lila. Bigyan ninyo ng pansin sila at bigyan ng panahon at bigyan ng kahabagan natin sila. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. Sabi niya, pero hindi kayo nakinig sa akin. Anong ginawa ninyo? Hindi niyo ako pinakinggan. Gayun din ang gagawin ko sa inyo, hindi ko rin kayo pakikinggan. Kaya may mga panahon, minsan nagtataka tayo, bakit mga panalangin namin hindi pinapakinggan ng Diyos? Kasi ang salita ng Panginoon, hindi rin natin pinapakinggan. So never expect that the Lord will listen to us when we ourselves didn't listen to the Lord. Kaya po nais ko lang po iparating sa umagang ito. Let's clean our heart. No? Kaya sabi ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So ano pong ibig kong iparating? Simple lang po. Kung meron tayong heart disease na ganito, linisin natin ang ating sarili. At mag-umpisa tayong muli at sabihin natin, Lord, cleanse me and help me to have a new start in my life. Kasi ang heart disease na ito, mga kapatid, ay mapapagaling kung handa tayong lumuhod at handa tayong ibigay ang ating sarili sa ating Panginoon. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod at ang narinig niyo po na awitin is Just Ask ng Greater Vision sa kanilang album na 15, no? So
Sa umagang ito, patuloy tayo sa ating heart disease. Meron po akong ilang biblical truth na gusto kong ibahagi sa inyo. Una po sa biblical truth na meron ako dito is, one of the most terrible disease is a heart disease. Losing compassion for the lost, no longer loving the truth. Yun po yung pinakadelikadong disease, yung heart disease. Hindi po AIDS ang pinakadelikado, hindi po ang, anong tawag dito, H1N1, kundi heart disease po. Sa Amerika, maraming namamatay, no? Maging sa Pilipinas, maraming namamatay. Billion ang ginagastos ng iba para sa mga pharmaceutical, no, companies para sa paggawa ng mga gamot para sa mga disease, no? Nagkakaroon sila ng heart problem kasi nga tumitigas yung arteries nila. Pero sa atin hindi eh, yung puso yung tumitigas eh. Nawawala na tayo ng awa sa mga mahihirap, nawawala na tayo ng compassion sa mga kaluluwang nawawala. Yun po ang desire ng Panginoon na sana magkaroon tayo ng compassion sa kanila, magkaroon tayo ng awa sa kanila, sa mga taong hindi nakakilala sa ating Panginoon. Na pag makita natin sila, magkaroon tayo ng awa, sana makilala niya ang Panginoon. Ito sana ang pwede nating ipasa sa lahat ng mga tao na ating mga kaibigan, no, kasamahan sa trabaho. Kung makita natin, sana titingnan natin sila mula sa paningin, sa awa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Another point po, heart disease is not a physical sickness. It is spiritual in the sense that even the expert doctor could not cure them. Even high dosage of medicine could not improve its condition. Only through the Holy Ghost power. Minsan sinasabi natin, baka sa doktor, pastor, pwedeng pagalingin yan. Baka matataas na dosage ng medicine na pwedeng ayusin yan. But I will tell you, it won't. Hindi siya magagamot ng anumang medicine. Bakit? It is in a spiritual sense. Kaya ang pwede lang din gumabot ay ang spirito din po ng ating Panginoon. To love Christ is to have a heart for others. If we are saying, Lord, mahal kita, and the Lord will tell you, do you love the people that I love also? To love God is to love the people na nandito sa ating paligid, no? Mga taong hindi nararapat na mahalin, hindi kaya-ayang mahalin, but still, we showed our love for them, we showed our care for them. Yun po ang tunay na sukatan ng tunay na pagiging Kristiyano. If you love God, then love the people that God loves. Kung halimbawa, masasabihin, kaya nga sinabi ng Lord, paano mo masasabing iniibig mo ang Diyos kung ang kapatid mong nakikita ay di mo maibig halos? Kaya po ang tunay na sukatan ay ang pagmamahal sa bawat tao, pagtulong sa kanila, pagiging open, pagiging bukas sa kanila, at ang pagbigay ng ating puso sa kanila. Remember always, if we love Christ, we have to love the people. And remember that we have to erase or we can heal this heart disease by allowing the Holy Spirit to move within our heart. God bless po at magandang umaga once again. I long more for heaven than I ever did before. You give me one more reason and each day I